Good day mga ka-DIYs! Welcome po ulit dito sa ating channel, WAK DIYs TV. Kung bago pa lang po at hindi pa nakapag-subscribe, please hit like and subscribe po para updated naman po tayo sa mga bago nating DIY videos. At para man po sa iba nating mga ka-DIY dyan, at para sa kaalaman din ng iba, itong generations po ng ating Wigo, yung first generation hanggang third generation, ay maraming pagkakaiba po. So, isa na po rito yung rear dashboard. So, unlike the newer generation, Gen 2 and Gen 3, it has already its rear dashboard. But this first generation or Gen 1, wala pong rear dashboard. So, good thing we have this aftermarket rear dashboard na pwede nating ma-install sa ating first generation na Wigo po. Nang sa ganun eh, magiging identical naman po sa ibang generations po. So, lika, samahan nyo at pakita ko sa inyo kung paano mag-install po. So, ito po yung Wigo Gen 1 po na pag-installan po natin ng rear dashboard mga ka-DIY. So, as you can see, wala po siyang dashboard po. So, dito po banda, ito po yung dashboard dapat. Kagaya lang po ng Gen 2 and Gen 3, may dashboard po na pwedeng mapaglagyan na kung ano-ano. Kagaya na lang ng tissue paper, mga stuffed toys like this. And especially ngayon, pandemic, pwede natin mapaglagyan ng mga mask or face shield or anything po na hygienic po. Kasi alam naman po natin na still may virus pa at pandemic pa. So dito po ang banda natin ilalagay. So dito lang po magkaroon ng bracket. So ito po yung dashboard natin, rear dashboard na ikakabit. So ito yung first generation na dashboard, plastic po, made of plastic. Pero meron naman pong isang version ng dashboard na talagang kapare-pareho po. Pare-pareho po sa Gen 3 and Gen 2 po na dashboard po talaga. Yung may parang felt or papel na coating. And then ito yung kanyang mga brackets. Brackets for both sides, left and right. So, yan po, ka-DIYs. Una po, tanggalin na po natin itong 3M tape na siyang lalapat dito na portion, didikit po siya, and then supported with the itong screw. Ito yung screw, dalawa po siya, bandang dulo at ito bandang likuran po. So all you have to do is to remove the tapes and then ilagay lang natin doon sa gilid and then screw natin siya, then yun po. So tingnan natin kung paano. So, ganito po mga ka-DIYs. Tingnan po natin. Ito po yung tape niya. So, tanggalin muna natin ang tapes. Ito po. Tanggalin natin yung tape na nakapalibot po sa bracket. Ito po ay additional support po. Meron naman po itong screws but nilalagyan talaga ng tape ng sa ganun ay magkaroon ng additional na support or to prevent it from vibrating. So itapat mo lang po siyang ganun, and then after mong itapat, you can now use the screw po na siyang i-screw mo sa dalawang butas po. Ito yan po yung screw and then the Phillips screwdriver at saka itong screw. So dito lang po. And then, dito din sa bandang unahan. So, bali, dalawa lang po yan, mga ka-DIYs. Makikita naman po natin sa bracket, may dalawang butas po. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano siya in-screw po sa gilid po ng panel. So ito po mga ka-DIY. So yan po. Yan po may screw po dito ng banda itong butas na to. Yan
isang screw dyan. Ito po. And then, yung isa ding screw is nandito po. So, actually, mga ka-DIYs, sa Gen 1 po, may screw na talaga yan. Pwede natin kunin yung screw or tanggalin yung stock screw and then stock na screw and then ibalik lang po natin after natin mailagay yung bracket. And then, in the other side naman po, opposite side of the first bracket that we install, is ganun din po yung gagawin natin. Pari-pariho lang po. We'll take off natin yung adhesive tape, 3M adhesive tape, and then after natin i-take off yung adhesive tape, so ilapat natin doon sa lugar kung saan tatama yung butas niya, yung abang niya na butas, tsaka doon natin titirahin ng screw po. So ganyan na po kadali mga ka-DIYs. So gamit tong screw, dalawa po to, so ilagay lang po natin and then higpitan po natin gamit ang Phillips screwdriver. So ganyan lang po mga ka-DIYs para po magkaroon yung Gen 1 po natin ng rear dashboard na siyang masyadong helpful or useful for today's time or for today's situation like may pandemic. So kailangan natin maglagay ng mga extra face shield, tissue, alcohol, or kung ano-ano pa. So yan po mga ka-DIYs, na-install na po natin yung dalawang bracket, right and left. So ilagay na natin tong mismong board niya. So sa paglagay po ng board mga ka-DIYs, itulak lang po natin tong upuan dito sa likuran and then ipasok natin yung dashboard mismo. And then may slot naman po doon na doon natin ipapasok yun. And then ganyan. So ganyan lang po kadali mga ka-DIYs. So okay na po siya. So if you think you found or sa tingin niyo nakakatulong, please subscribe to my channel naman po. Thank you. Bye-bye.